wala na ang babaeng unggoy. May bago ka ng mukha. Carissa. Sino ka? Parang familiar sa akin yung mata mo. Marita? Ah, Hugo. Pinag-isipan ko na rin ang lahat-lahat, Dr. Roldan. Pupayag na ako sa kondisyon mo. Sigurado ka ba, Carissa? Tulad ng sabi ko dati, panghabang buhay to. Pero hindi na rin ako nag-aalinglangan. Dala wala na akong babalikan. Binastad ka ng girlfriend mo, no? Namatay siya. 6 na buwan pa lang, okay na ang mukha ko. Ang bilis naman ng pagkaling. Pagkatapos ng ilang buwan, sinagot na rin ang Diyos ang mga panalangin ko. Ladies and gentlemen, my beautiful wife, Alicia. Crash. Ano ang nangyari sa inyo at paano po kayo nakaligtas? Saan po kayo nitong mga nakaraang 10 buwan? Kasi... It's okay. Just tell them how it happened. Biglang may narinig akong sumabog. Doon ako nawala ng malay. Nung nagkamalay na ako, malayo na ako dun sa crash site. At nakasuot ako ng life jacket. Hindi ko rin kasi alam kung gaano ako katagal na lumulutang sa laot. Pagkagising ko, nandun na ako sa pampang na isang isla. Which island and how come you didn't contact Hugo or anyone for that matter, please? Because... Pwede po pakiulit yung tanong? How come you didn't? Unfortunately, walang katao-tao dun sa island kaya hindi maka-communicate sa akin si Alicia. But she's a very resourceful person and I'm very proud of her. Nakahanap siya ng tubig at prutas at yun ang ikinabuhay niya dun. Okay? She's a fighter. Kaya nakatagal siya dun ng ilang buwan. What a story. Ikaw man, Hugo, hindi ka rin sumuko. Well, of course. I was confident na buhay si Alicia, kaya nag-hire ako ng sarili kong search and rescue team para hanapin siya. Sinuyod nila yung dagat at pinuntahan nila yung bawat paligid ng mga isla doon. And as you can see, they found her alive and well. And looking more beautiful than ever. Bumalik, Alicia. Patay ka na eh. Patay ka na. Ayoko mawala sa akin si Hugo. Hindi ako papayag mawala sa akin si Hugo. Patay ka na, Alicia. Patay ka na! Alicia! Hugo must be so relieved that you survived the crash. Thank you so much, Miss. Tolentino, Miss Beth Tolentino. Thank you. Thank you very much for remembering. Thank you. Relax ka lang. Kung sumagot ka, para kang nag-i-exam. Kasi baka mahalata na rin. Hindi ako si Alicia. At saka hindi ako komportable mag-Ingles. It's okay. You're doing fine. Doing fine. Hugo! Mr. Cardenas. Sandali lang. How are you? Can you excuse me? Alicia? Thank God.
You're safe. Alam mo ba, akala namin patay ka na. Mabuti nga hindi yun hindi si Hugo nang kakahanap sa'yo eh. Oo nga po, Ate Rose. Nako, alam mo ba, Alicia, patay ko. Nagpanik ako. Hirap-hirap ako i-manage ang lahat ng assets sa kanang negosyo niyo ni Dr. Pedrosa. Yung mga ipinagkatiwala mo sa akin. You know, I think it would be wise kung bigyan mo na lang ako ng power of attorney. Alicia, paki-entertain mo na si Mr. Cardenas sandali. Dali lang. Kakabalik lang ni Alicia. Huwag mo siya abalahin tungkol sa business matters. Hugo, ang sa akin lang naman, gusto ko makasigurado na... Just leave her alone. Mendez, mga 8 buwan na siyang wala. Paano mo naman makakalimutan si Carissa mo kung hanggang ngayon, buwan-buwan ka pa rin nag-aalay ng bulaklak? Si Carissa lang ang babaeng minahal ko. Ayoko siyang makalimutan. Sa ibang balita, pagkatapos ng mahigit 10 buwan mula nang mag-crash ang Flight 208 sa South China Sea, ay may nahanap uling survivor, si Mrs. Alicia Roldan. Sa party ng Tanyag do Cosmetic Surgeon, sinurpresa ni Dr. Hugo Roldan ang mga bisita nang inannounce niya ang pagbabalik ng kanyang magandang asawa. Ayon naman kay Mrs. Roldan, hirap na hirap daw siya sa mga nangyayari sa kanya, subalit kakayanin daw nilang mag-asawa ang mga ito. May narinig akong sumabog. Eh, doon ako nawalan ng malay. Eh, bali, grabe. Kamalay na ako. Yung buhay pa yun? Malayo na ako doon. At maganda pa rin, no? Sa crash site. Yun pala amo natin. Nakasuot ako ng life jacket. Huwag kang magkakamali, Mendez. Sobrang saloso ang asawa niya. Hindi ko rin kasi alam kung kano'ng... Kung hindi man, wala ka rin mapapala dahil mahal na mahal ni Ma'am Alicia ang asawa niya. Sa iyong ngiti, ako'y nahu- Wow! Ang sweet naman! Inipakita na babate, Alicia. Welcome back! Salamat. Bakit parang naiiyak ka? Ako? Siyempre naman, naiiyak ako. Masaya ako na nandito ka. I'm so happy to see you! Alicia, let's go. Ano ka ba? Umpisa pa lang ng party, lasing ka na kagad. Ano bang problema mo? Buhay si Alicia. Iyon ang problema ko. Paano ko pa makukuha si Hugo? Tumihimik ka nga. Ang dami-daming tao eh. Alam mo, Morita, kahit naman wala si Alicia, wala ka naman chance kay Hugo. Mali ka, ate. Malapit na nga siyang maging sa akin eh. Munti ko na nga makuha si Hugo noon. May nararamdaman na nga siya eh. At sisiguraduhin kong hinding-hindi niya yun makakalimutan. Hindi. Excuse me. May I have this dance? Ngayon na. Eh, nakatingin sa'yo ang lahat eh. Okay lang. You're my best creation yet. My pride and joy. Alicia. Surpresa ako para sa homecoming mo.
I hope you like it. Alicia! Yaya. Alicia! Nandito na si Alicia. Oh, Alicia! Akala namin, wala ka na. Ikaw nga ba yan? Opo, bakit? Parang may nag-iba sa'yo eh. Walang nag-iba sa kanya, Yaya. Nangayayat lang ng konti. Pero siya pa rin yung mahal nating Alicia. Yan yung CR. Diyan yung mga gamit mo. Doc? Hugo. Hugo ang itawag ko sa akin. Dapat masanay ka na kahit tayong dalawa lang. Eh, di ba hindi naman tayo totoong kasal? Kaya nga magpapakasal tayo para legal ang lahat. Pero pwede ba habang hindi pa tayo kasal, sa ibang kwarto na muna ako, dahil naiilang ako eh. Bakit? Hindi ka sanay na may katabing lalaki? Naintindihan ko. I'll see what I can do. Pero wala dapat makakaalam na hindi ako natutulog dito. Magtataka ang mga yan. Salamat. Pero ngayon lang yan, Alicia. Kapag kasal na tayo, hindi na tayo pwede magkaroon ng separate bedrooms. Dapat masanay ka na magkatabi tayo sa kama. Sa iyong ngiti. Alicia! Oh, aga-aga mo naman gumising. Dati naman eh. Tulog ka pa hanggang tanghali. Tsaka, anong ginagawa mo? Hindi kasi ako makatulog eh. At saka maaga talaga ako nagigising sa isla. Siguro nasanay na yung katawan ko na ganun. Bitiwan mo na nga yan at ako na ang bahalang magluto at maghanda ng almusal nyo. Sige na. Hindi, okay lang ho. Naumpisahan ko naman eh at saka wala naman akong ginagawa. Bitawan mo na yan, Alicia. Tama si Yaya, Linda. Hindi ka dapat gumagawa ng trabaho dito sa bahay. Ilang buwan mo nung pinag-aaraan si Alicia? Ang buhay niya, ang mga tao sa paligid niya, ang mga ginagawa niya, at ang mga hindi niya ginagawa. Pasensya ka na, nawala lang talaga sa isip ko. Sorry, hindi na mauulit. Basta sa susunod, mag-ingat ka. Hindi ako na mangyari uli yun. Siya nga pala. Sutin mo to. Pinakopya ko yun sa original wedding ring na binigay ko kay Alicia noon. Krista? Alintin mo tayo. Alintin mo tayo. Okay lang ko kayo? Masakit ho ba kayo? Nagpatingin na ho ba kayo sa doktor? Bakit ba? Wala na naman silang magagawa. Anong ginagawa mo dito? Halos hindi ka makahintay noon na umalis. Bakit bumalik ka pa? Pumunta po ako dito para mapalapit kay Carissa. Miss na miss ko na po siya. Miss mo siya. Mendez, huwag na nga tayo maglokohan. Sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Pagkatapos ng ginawa mo sa kanya? Wala naman po akong ginawa eh. Hinintay ko siya hanggang sa makakaya ko, pero hindi siya dumating. Pagkatapos ng ilang araw, binalikan ko kayo. Pero wala na raw kayo doon. Wala na daw si Carissa. Hindi mo lang ako nabigyan ng pagkakataon na makita siya ulit. Magpaalam sa kanya. Magpaalam? Bakit? May narinig ka ba? Hindi niyo po alam. Aling Timotea,
nakita po nila si Carissa. Nalunod sa ilog. Wala na ho siya. Hindi. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling ka. Buhay si Carissa. Nararamdaman ko, buhay ang anak ko. Sinong sinungaling nagsabi niya sa'yo? Sino? Buhay pa si Carissa! Dahil ba yan? Kung pwede nga lang sana. Pero wala talaga eh. Kahit natanong mo pa. Tinanong ko na sila lahat. Isa lang ang sinasabi nila. Nalunod si Carissa sa ilog. Nasaan ang katawan niya? Saan niya siya dinibing? Eh, wala kami pera eh, kaya... Eh, bilenta ng morgue dun sa ospital. Balita ko nga eh, ngayon, isa na siya dun sa mga bangkay na pinag-aaralan ng mga doktor. Salam! Binigyan niyo man lang siya sa simbahan! Mga wala kayong kwentang tao! Ano ba? Aling Timotea, kahit ang simbahan, tinanggihan na siya. Dahil hindi lang basta nalunod si Carissa, nagpakamatay siya. Hindi! Hindi! Alicia, fresh strawberries. Ako mismo namili niyan. Sige, okay lang. Sweetheart, pwede mo ko abutan ng isang saging. Paborito ko sa yan eh. Diego. Kailan pa? Morita, hindi mo ba naisip nang na-stranded si Alicia sa island? Yun lang halos kinakain niya. Talaga? Kung yan yung lagi mong kinakain, edi dapat sawang-sawa ka na dyan, imbis na maging paborito mo siya. Bakit mo ba ginagawang issue? Why are you making such a big deal out of it? Eh, hindi ko naman ginagawang big deal. Wala lang, nagtataka lang ako. Sorry. Inay, gumising po kayo. Maganda na ako. Inay, tingnan niyo ang mukha ko. Inay, hindi na ako unggoy. Sino ka? Maling aso, bakit kayo umiiyak? Inay! Inay, ako si Carissa! Inay, maganda na ako! Inay, tingnan niyo ako. Maganda na ako. Hindi na ako unggoy. Inay! 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 Bakit hindi niyo ako inintay? Tingnan niyo ako! Maganda na ako! Hindi na ako magtatawad ng mga tao! Inay! Inay! Easy, inay! Matagal lang may sakit ang inay mo. Ayaw naman niya magpagamot eh. Pinabayaan niya ang sarili niya. Kaya lumala ng ganyan, ayaw magkakain. Pero itong mga huling araw, medyo malakas-lakas na eh. Namamasyal na. Katunayan nga, kagabi lang namasyal eh. Kaya lang pagbalik eh, hindi ko maintindihan. Parang may nangyari. Hindi ko na siya makausap. Iyak ng iyak. Ayaw naman niya sabihin ko ano nangyari. Pero, isa lang ang alam ko. Nagbalik siya doon sa dati nating tirahan. At nakausap niya sina Kapitana. Si Kapitana. Ito. Kilala mo ba ako? Kaya nakikilala eh. Uy! Wow!
si Alicia Roldan. Huwag niyo sabihin, kayo rin ang may-ari nito loteng to. Aba, ang sabi niyo noon, hindi niyo na ibebenta to eh. Wala akong pakialam sa lupa. Kung ganun ho, ano ho ba may paglilingkod ko sa inyo? Sige, lumapit ka. Lapit pa. Hindi mo ba pagtatanggol yung iyak, kapatid mo? Duwag ka pa ba hanggang ngayon, Jim? Huwag iyak ka! Bastos! Bastos ka! Ano ba ang problema mo? Bakit mo pinag-iinit ang itong barangay namin, ha? Ano ang kasalanan namin sa'yo? Malaki. At sa araw na to, magbabayad kayo. Sino may gusto ng pera? 1,000! Bugbugin si Jim. Ikaw! Patayin mo si Shirley! Kahit walang bayad! Gagawin mo! Sino ang gusto gumati kay Kapitana? Sino ang gusto ng pera? Madamot eh. Okay lang sa akin makishare kay Alicia. Ikaw na ang pinakamabait na tao na kilala ko. Hindi ka mahirap mahalin. Hindi totoo yan. Alam ko may nararamdaman ka nung gabing yon. Alam ko mahal mo ko. Yan ang ikakasal. Magre-renew ng vows dito si Dr. Roldan sa kanyang pinakamamahal na asawa. Sa wakas pre, makikilala mo na rin ang amo natin. Thank you.